My good news nga ngayong araw mga idol patungkol dito sa gwardiya ng Los Angeles Lakers at sa kanyang ang posibleng pagbalik. Pero bago natin yan pag-usapan ay sulyapan muna natin ang grabing performance ni Tyrese Haliburton laban nga sa Houston Rockets. Kung saan nanalo sila 134 to 125 sa OT. Kung saan itong si Haliburton mga idol ay grabing 29 points and 19 assists mga idol, 1 point away and 1 assist away na lang siya mula nga sa isang 30-20 game. A very historic number nga mga idol para sana sa isang very young player na si Haliburton. Talaga naman mga idol na this season ay nilalabas niya ang kanyang tunay na potensyal matapos nga siyang matrade mid-season dito nga ng Sacramento Kings. At ang isa pa nga sa malupit na ginawa ni Haliburton this game mga idol ay meron lamang siyang 1 turnover. So talagang point guard mode itong si Tyrese sa laban niyang ito. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin ang lagay ng mga injury ng Lakers player mga idol at tunayin natin yan sa bad news. Dahil itong si Mo Bamba binalita ni Dave McManamin ay marire-evaluated nga daw in approximately 4 weeks. So for the next month, walang Mo Bamba para sa team ng Los Angeles Lakers and most likely hindi na nga siya makalaro this regular season. Ganda pa naman tulong nito ni Bamba mga idol sa Lakers defense and offense. Grabe nga rin ang kanyang spacing na naidadala ng dahil nga sa kanyang 3-point shooting. Talagang threat siya doon mga idol dahil this season yata bago pa siya matrade sa Lakers ay alos 40% ang kanyang percentage sa kanyang mga 3-pointers. Na talaga namang malaking tulong dito sa Lakers team mga idol matapos nga sila mag-start ng season na halos 0-9 na spacing sa court. At ngayon nga na-injured itong si Bamba mga idol ay bawas spacer na naman itong team ng Los Angeles Lakers. Pero kahit may bad news tayo kay Mo Bamba mga idol, meron namang dalang good news. Ito nga si Coach Darby na patungkol kay D'Angelo Russell. Sabi niya kasi mga idol, inaasahan niya na nga daw itong si D'Lo na makabalik na laban nga sa Toronto Raptors para nga sa kanyang team na Lakers after missing almost 2 plus weeks because of an ankle injury. At sabi rin ni Coach Darvin na mga idol na diretso na nga daw sa starting lineup itong si D'Lo mga idol at babalik nga daw si Dennis Schroeder off the bench. So parang nag-i-indicate lang nito mga idol, nagsasabi na 100% na itong si D'Lo. Dahil di ba usually mga idol ang mga NBA players ay dinadala muna off the bench at may minute restriction kapag fresh off an injury or first game back since their injuries. Pero ngayon nga mga idol, mukhang 100% healthy si D'Lo dahil agad nang isasabak ni Coach Darby na mga idol sa starting lineup at banggit niya nga rin na hindi pa nga daw siya sigurado kung bibigyan niya ng minutes restriction itong si D'Lo. Ibig sabihin lang niya ng mga idol, healthy na si D'Lo and ready na tumulong sa team ng Los Angeles Lakers. And I think para nga sa mga Lakers fans, most of the Lakers fans ay may excite kayo dahil alam nyo kung ano ang may dadara neto ni D'Angelo mga idol dito nga kay Anthony Davis. Ngayon ngang walang playmaking, walang LeBron mga idol, ay ito si D'Angelo ang sasalo niyan lahat. Nung unang mga games nga mga idol nang wala itong si D'Lo pati na rin si LeBron James ay talaga namang hindi maganda ang takbo ng opensa ng team ng Lakers. Buti na lang ay medyo nakapag-adjust sila mga idol at nag-step up si Schroeder pati na rin si Reeves. Pero ngayon ngang magbabalik na ang kanilang true point guard mga idol, ang kanilang true playmaker na si D'Angelo Russell ay for sure magagaangan na naman ang ibang mga Lakers player ng kanilang mga trabaho. At for sure na mas mag-i-improve pa itong Lakers team mga idol kahit magaling na rin sila this past few games. So for sure excited na ang mga Lakers fans sa pagbabalik neto ni D'Angelo Russell bukas.